Kabanata 1151. Malamig na sabi ni Julian. Magugulat ka kung sasabihin ko sa iyo na ako ang huling disipulo ng Great Marshall. Ipapayo ko sa inyong lahat na scram kaagad. O baka gumawa ako ng move ngayon. Ang apprentice ng Great Marshall ay may pribilehiyong gumawa ng unang hakbang. Nataranta ang karamihan. Apprentice ng Great Marshall. Ang Great Marshall ay isang simbolo ng pananampalataya at pag-asa para sa kanila. Natural. Ang kanyang apprentice ay nag-radiated ng parehong banal na aura. Saglit na nataranta ang mga tao. Idiot. Napabuntong hininga si Julian habang tumalon sa kotse at mabilis na umalis. Siyempre, hindi doon nagtapos ang mga bagay. Ang balita tungkol dito ay nagsimulang kumalat. Ang The Great Marshall ay isa ng madalas na karakter ng interes sa balita. Parang wildfire. Mabilis itong nakarating sa bawat sulok ng Eurasia. Ngayon ay tila alam na ng lahat ang balita na The Great Marshall's apprentice harassed a lady on the streets. Bagamat hindi makumpirma kung ang salarin ay apprentice nga ng Great Marshall. Ang balita ay talagang nadungisan ang imahen ng Great Marshall. Ngayon, ang lahat ay sabik na maghintay para sa Great Marshall na umakyat at magsabi ng isang bagay tungkol dito. May kaugnayan ba sa kanya ang salarin? Kung siya nga, magsisimula ba siya ng patayan para lang makuha ang hustisya para sa biktimang babae? Nang makarating sa tenga ni Dexter ang balitang ito, agad siyang kumulo sa galit. Ang pagkakaroon ng iba na magsagawa ng anumang gawa sa kanyang pangalan ay isang bagay na pinakahinamak niya. Lalo na ang mga maruruming gawain tulad nito. Kailangan niyang mapunta sa ilalim ng pangyayaring ito. Tinanong niya si Soulwolf na nasa tabi niya. Nalaman mo na ba kung sino ang hooligan na iyon na tumatawag sa kanyang sarili na aking apprentice? Oo, siya si Julian, ang anak ni Ares. Mabilis na sagot ni Soulwolf. Kaya siya iyon. Galit na hinampas ni Dexter ang kanyang mga kamao sa dingding. Na nag-iwan ng butas dito. Ang pagpapaalis sa kanya ng Linton Group na buhay noon ay isang malaking pagkakamali. Ang hamak na ito ay kailangang harapin para sa kapakanan ng pagpapatahimik ng mga tao. Biglang tumunog ang telepono ni Soulwolf. Sinagot niya ang tawag habang umuurong ng ilang hakbang. Wala pang ilang sandali. Pinatay ni Soulwolf ang tawag at sinabing, Dexky, galing kay Julian. May pinadala siya para makipag-ugnayan sa akin. Gusto niyang ipakilala ko siya sa Great Marshall. Gusto niyang maging apprentice niya. Ipinahayag pa niya na ang kanyang pagsasanay sa Ares Magical Arts ay umabot na sa 7th antas at nagagawa niyang makamit ang titulong Archduke. Tawa ng tawa si Dexter. Kailangan niyang aminin na natuwa siya sa katotohanan na si Julian ay may lakas ng loob na isipin na tatanggapin siya ng Great Marshall bilang isang apprentice. Soulwolf, magpadala ka agad ng mensahe sa press. Sabihin sa kanila na hindi ako apprentice ni Julian. Wala akong kinalaman sa kanya. Utos ni Dexter. Sa kabilang banda, labis niyang hindi iginagalang ang pangalan ng Great Marshall sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang pangalan upang gumawa ng gayong mga kalupitan. Ang Great Marshall ay personal na sasabihan si Julian para dito. Sige, nayanig ang buong Eurasia sa balita. Imposible para sa Great Marshall na magkaroon ng isang hooligan bilang isang baguhan. Iisipin na ang Great Marshall mismo ang personal na makakaharap kay Julian. Dapat parusahan ang may kasalanan. Galit na galit si Julian nang makita ang balita. Damn! To think I took the trouble and sent someone to contact him. Bale reply. Nauna na siya at nag-announce na papagalitan niya ako. Maaaring hindi niya ako binigyan ng anumang paggalang. Ngunit nang ahas siyang kalimutan ng aking ama. Si Ares. Anong yabang na bastard. Dahil lang sa naging Great Marshall siya. Nag-training na ako at umabot sa 7th antas ng Ares Magical Arts. Karibal ng kapangyarihan ko ang klase ng Archduke ngayon. Ang aking ama at ako ay parehong higit pa sa sapat upang talunin siya. Nako. Ilang araw nang hindi maabot si tatay. Walang paraan para malaman kung saan siya nagpunta. Si Bloodsworth.
na dating nagpanggap kay Ares ay matagal nang bumalik sa kanyang bansa. Ang tunay na Ares ay nakakulong pa rin ngayon sa base. Hindi nakatakas. Malinaw. Walang paraan na makontakt niya si Ares. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, napabuntong hininga si Julian. M. Kahit hindi kita mapatay ngayon. Kaya kung sirain ang reputasyon mo, kapag nasira ang iyong pangalan, makikita kung mawalan ka ng tiwala ng mga tao at ang iyong titulo bilang Great Marshal. Kabanata 1152. Siya ay isang tao sa kanyang salita. Agad niyang pinatawag ang kaibigan niyang si Kelsey Barker. Tulad ng kanyang sarili, si Kelsey ay may lahing hari. Gayunpaman, ang pamilya ni Kelsey ay bahagyang mas mahina kaysa sa Thistleton family. Palibhas ay mga ibon ng isang balahibo at magkasamang lumaki. Ang dalawa ay kasing kapal ng mga magnanakaw. Dexky, napatawag ka. Umisi si Kelsey. Mayroon ka bang ilang bagong babae na ipapakilala sa akin? Bigyan mo ako ng maliit na pabor. I need you to play along with me for a bit. Oh, paano? Tanong ni Kelsey. Nagkataon lang na nagsimula akong makipag-date sa babaeng ito mula sa ilang akademya ng pelikula. Kaya kinuha ko ang ilang mga kasanayan sa pag-arte sa daan. Sa pagkakataong ito, kailangan kitang kumilos na parang ikaw ang Great Marshal. Sabi ni Julian. Ano? Naiisip ni Kelsey na mali ang kanyang narinig. Gusto mong gayahin ko ang Great Marshal. Ngunit, ang pagpapanggap bilang Great Marshal ay isang kriminal na pagkakasala. Walang dapat ikatakot na iinip na sabi ni Julian. Ako ay kasalukuyang nasa ikapitong antas ng Ares Magical Arts. At ang aking lakas ay umabot sa antas ng Archduke. Pareho kaming Archduke ng aking ama. Tiyak na hindi kami matatalo sa Great Marshal sa mga tuntunin ng lakas. Sa bilis na ito, ang buong Eurasia ay malapit ng mapasa kamay ng pamilyang Thistleton. Ano? Natigilan si Kelsey. Ang lakas ni Julian ay umabot sa antas ng Archduke sa murang edad. Ngayon ang pamilyang Thistleton ay may dalawang Archduke. Hindi na lamang pagmamalabas na sabihin na sila ang pinakamakapangyarihang pamilya ng hari sa buong Eurasia. Sa kapangyarihan ng dalawang Archduke na nagtutulungan, bakit kailangan pang katakutan ang Great Marshal? Determinado siyang sumakay sa coattails ng pamilya Thistleton mula ngayon. Oo naman. Walang problema. Nagmamadaling sumang-ayon si Kelsey. Ang buhay ko ay nasa iyong mga kamay kung gayon. Haha. Makalipas ang isang oras, dumating na si Julian sa Havel Hall Hotel. Ang Haven Hall Hotel ay ang pinakamahusay na 5-star hotel sa Atheville. Tanging ang mga elite at matagumpay na tao ng lipunan ang nakapag-dinner dito. Ngayon, ito ay puno ng mga tao para sa oras ng tanghalian. Ang mga mararangyang dining room ay fully booked na. At ang main hall ay napuno na ng mga bisita. Si Julian ay tahimik na nakahanap ng isang hindi kilalang lugar. Umupo at sumilip sa labas ng bintana. Sa lalong madaling panahon, isang fleet ng mga sasakyang militar ang dumating sa pasukan ng hotel. Bumaba si Kelsey sa isa sa mga sasakyan. Mahigpit na binabantayan ng mga armadong tauhan ng militar. Nagmarcha siya patungo sa hotel. Ngunit nang makarating siya sa pintuan, tinigilan sila ng security guard. Pasensya na po, sir. Bawal ang mga armas sa loob. Lalo na ang mga automatic class weapons. Pakilagay ang iyong mga armas bago pumasok. Walang pag-aalinlangan na sinampal ni Kelsey ang guard. Anong sabi mo? Hindi ko marinig ng malinaw. Inawakan ng gwardya ang kanyang mukha. Ngunit kinagat niya ang kanyang mga labi at inulit ang kanyang sarili. Sir, iligpit mo na ang mga armas mo. Sampal. Sinampal na naman siya ni Kelsey. Dahil sa malakas na impact, bumagsak ang gwardya sa sahig. M. Sa lahat ng taon ng pananakop ko, walang sino man ang nangahas na hamarang sa akin noon. Kasunod ng kanyang mga alipores, sumugod siya sa hotel para maghanap ng mauupuan. Nakuha ng kaguluhan ang atensyon ng mga bisita ng hotel. Sila ay lubos na naiinis sa kaguluhan. Saan lang nanggaling ang Army Ruffian na ito? Hindi ba siya nag-aalala na masira ang imahe ng militar? Isang magandang waitress ang humakbang papunta kay Kelsey. Good day.
Sir, ano ang gusto mong i-order ngayon? Malamig na utos ni Kelsey. Dalhin mo sa akin ang bawat isa sa iyong mga signature dish. Oo, tumango ang waitress at tumalikod na. Balak niyang umalis. Gayunpaman, inabot ni Kelsey at hinawakan ang kamay ng waitress. Pilit niyang hinawakan ang braso nito dahilan para masuray-suray ang waitress at madapa sa mga braso nito. Sak-sak. Ginang. Mayroon kang napakagandang magandang mukha. At isang magandang figure na pantayan. Nakapatong ang mga kamay ni Kelsey sa waitress. Hindi nararapat na hinawakan siya. Sayang naman kung manatili kang waitress dito. Paano kung sumama ka sa akin? Maging aking ikalabintatlong asawa. At ginagarantiyahan ko sa iyo ng isang madaling buhay. Kabanata 1153. Namuti ang mukha ng waitress sa gulat. Walang ibang gustong kumawala sa kanyang mga bisig. Ngunit dahil si Kelsey ay isang martial artist, hindi niya nagawang palayain ang sarili mula sa kanya. Sir, ingatan mo ang ugali mo. Siya ay nasa bingit ng luha. May asawa na ako at buntis na ako ng anak. Kaya please, bitawan mo na ako. Napabuntong hininga si Kelsey. Damn, what a downer. No big deal. Ipalaglag mo yung anak mo at magkakaroon ka pa ng pagkakataon na maging asawa ko. Matalim na tingin ang ibinigay ni Kelsey sa kanyang mga alipores. Na nagmamadaling hinablot ang waitress. Na nagbabalak na pilitin itong ipalaglag ang kanyang sanggol. Lalong natakot ang waitress. Lumuhag siya. Humihingi ng awa para sa kanyang sarili at sa kanyang anak. Ngunit, ang kanyang mga pagsisikap ay hindi nagtagumpay. Nakatingin lang sa kanila ang mga tao. Bastard! Paano kaya nagkaroon ng ganitong baluktot na tao? Para sa kapakanan ng pagkakaroon ng batang babae para sa kanyang sarili. Handa siyang isakripisyo ang isang hindi pa isinisilang na buhay. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Nagsimulang magbanta ang mga tao kay Kelsey at sa kanyang mga tauhan. Biglang pinalo ni Kelsey ang kanyang baril at inihampas sa mesa. Kung may nagnanais na minindigan para sa kanya, ipakita ang iyong sarili. Tingnan natin kung kaya ng ulo mo ang mga bala ko. Natahimik ang karamihan sa takot at hindi na nagsalita pa. Walang awa itong army ruffian. Ngunit sa wakas, isang nakapilak na buhok na matandang lalaki ang lumabas sa karamihan. Tinanggal niya ang kanyang coat. Tumambad ang uniforme ng militar na suot niya sa loob. Sa kanyang balikat, kumikinang ang dalawang bituin. General. Ang matandang ito ay isang general. Ang mga bastos ng hukbong ito ay nasa masamang panahon ngayon. Saang faction ka galing? Sigaw ng matanda. Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad. At pagkatapos ay kakalad ka rin ka namin sa hukuman ng militar at hahatulan ka nila. Gayunpaman, hindi nagpatinag si Kelsey. Casual na naglabas ng jade token si Kelsey at inihagis ito sa mesa. Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti kung sino ako. Wala kang karapatang utusan ako. Tiningnan ng mga tao ang token ng jade. Namangha ang lahat nang makita ang token. Iyon ay ang Great Marshal Seal. Hindi ka panipaniwala. Ito ang sariling seal ng Great Marshal. Ang Great Marshal lang ang may karapatang magkaroon ng jade token na tulad nito. Ibig sabihin, itong army ruffian dito mismo ay ang tunay na Great Marshal. Sa iyong mga tuhod, galit na tumahol si Kelsey habang nagpaputok ng baril sa hangin. Ang hindi pagluhod sa harap ng Great Marshal ay isang paglabag na may parusang kamatayan. Napaluhod ang karamihan sa takot. Ilabas mo itong waitress. Ipalaglag mo ang anak niya. Gusto ko siyang ihatid sa kwarto ko ngayong gabi. Naiintindihan. Kakalad ka rin ng mga alipores ni Kelsey ang waitress palabas. Lahat ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga puso. Nakakalungkot. Ito ay hindi ka panipaniwala. Ang Great Marshal na kanilang lubos na iginagalang ay isang hamak. Kinukuha ang babae sa pamamagitan ng puwersa. Nang walang pag-aalala o paggalang sa sinuman. Walang hiya. Ang kabayanihang imahe ng Great Marshal ay nabasag sa isang iglap. Mula ngayon, ang Eurasia ay hindi na magkakaroon muli ng Great Marshal. Sa sandaling iyon, isang malakas at malalim na boses ang dumating. Tumigil ka. Lumingon ang karamihan sa boses.
Mula sa sulok, tumayo ang isang binata at tuloy-tuloy na naglakad patungo sa Great Marshal. May nakakilala sa kanya. Hindi ba ito si Julian? Ang anak ni Ares. Oo. Ilang araw na ang nakararaan, sinabi niya ang kanyang sarili bilang apprentice ng Great Marshal. At ginawa ang mga headline para sa panliligalig sa isang babae sa mga lansangan. Ngunit pagkatapos noon ay nilinaw ng Great Marshal na itong si Julian ay hindi niya apprentice. Anong balak gawin ni Julian dito? Sinaman ang tingin ni Ares si Julian. Anak ni Ares, Julian Thistleton, sinusubukan mo bang sumuko? Iminumungkahi kong mag-scram ka. Hindi na kita pinagsabihan sa pagpapanggap mong apprentice ko sa huling pagkakataon. This time kung asar ka sa akin. Hindi na kita maaawa. Napabuntong hininga si Julian. Masyadong masama kung gayon. Ngunit sa pagkakataong ito ay may sasabihin ako. Lahat. Narito ako upang linawin kung ano talaga ang nangyari ilang araw na ang nakakaraan. Sa totoo lang, alam ko na talaga na ang Great Marshal ay isang pervert na nanakit sa napakaraming babae. Last time nung nagpapanggap akong apprentice niya at nang haras ako ng isang babae sa kalye. Gawa lang yun. Ang layunin ko ay akitin ang Great Marshal mismo. At ipakita sa lahat ang kanyang tunay na kulay. At ngayon, ang Great Marshal ay naakit ko. Kabanata 1154. NH ang mga tao sa karamihan ay nanatiling hindi kumbinsido. Nagpalitan ng hindi makapaniwalang sulyap at tingin ng hinala. Nagtataka lang sila kung nagsasabi siya ng totoo. Malamig na tumawa ang Great Marshal. Kahit matagumpay mo akong naakit dito ano ngayon? Kahit na si Ares ay hindi kalaban para sa akin. Kaya ano ang inaasahan mong magawa? Habang nagsasalita siya, ang Great Marshal ay kumikilos na. Sinasamantala ang pagkakataong umatake muna. Tumawa lang ng malakas si Julian na parang hindi maiisip. Nasanay na ako sa ikapitong antas ng Ares Magical Arts. Hindi gustong magpakita ng anumang kahinaan. Si Julian ay sumugod sa harap upang harangin ang kanyang pag-atake. Nagmamadaling naghiwalay ang mga tao sa karamihan ng dumaan si Julian. Sumisid sa tabi sa kanilang pagmamadali upang makaalis sa daan. Parehong si Julian at ang Great Marshal ay kilala bilang mga diyos ng digmaan sa kanilang sariling karapatan. At ngayon sa kanilang dalawa ay nakakulong sa isang galit na labanan. May isang taong magtatapos sa pagbagsak ng bubong sa isang literal na kahulugan. Gayunpaman, ang hindi inaasahang nangyari sa lalong madaling panahon. Ang labanan ay natapos na kasing bilis ng simula. Sa isang kisap mata, nagpalitan ng suntok ang dalawang mandirigma at natukoy ang mananalo. Isang suntok lang ang kinailangan ni Julian para lumipad ang Great Marshal. Tuloy-tuloy na bamubula ang dugo sa kanyang bibig habang siya ay umuubo. Si Julian ay nanatiling hindi nasaktan. Naniisang buhok ay wala sa lugar. Natigilan at natulala sa pantay na sukat. Ang karamihan ay tumitig sa hindi makapaniwala. Ang Great Marshal, na siyang pinakamahusay na mandirigma na iniaalok ng Eurasia, ay natalo kay Julian sa wala pang tatlong galaw. Walang sino man ang makakaunawa sa lakas na dapat taglayin ni Julian upang makamit ang gayong tagumpay. Ang buong sitwasyon ay hindi kapani-paniwala sa punto ng pagiging kitawa-tawa. Mas malamang na si Julian ay malapit ng palitan ng Great Marshal bilang numero unong mandirigma sa Eurasia. Naglakad si Julian patungo sa aliping babae na Nahoras. Dulante siyang tinulungang makatayo mula sa lupa. Tanong niya, "Are you okay?" "Miss." Napaluha ang katulong na babae. "Salamat, Young Master Julian. Salamat sa pagligtas sa akin." "Walang problema," sabi ni Julian. Casual na kumaway ng kamay. "Ito ang dapat kong ginawa." Nakahawak sa mesa para sa suporta. Ang matandang general na nabasag ang kanyang mga tuhod ay maingat na tumayo. Talagang karapat-dapat si Young Master Julian sa titulong God of War. Dahan-dahan niyang sabi, siya ay makapangyarihan, hindi natatakot sa kasamaan, at nakikipaglaban lamang para sa katarungan. "Tunay na ang iyong kahusayan ay katumbas ng sa langit." Patuloy ng matandang general, "Dapat kang parangalan bilang Tyr, kapantay ng langit, sa kaibuturan ng karamihan.
Isang nag-iisang boses ang sumigaw. Mabuhay si Tyr. Ang mga tao ay umuungal sa kanilang pagsang-ayon. Paulit-ulit na sigaw ng lalaki. Hindi nagtagal. Umalangaw-ngaw ang pangalang Tyr sa mga ulap. Nahihuminig sa mismong kalangitan. Sa ilalim ng mapagbigay na panghihikayat ng pamilya Thistleton. Ang balita ng tagumpay ni Julian ay kumalat na parang apoy sa Eurasia. Sa lalong madaling panahon, ang Eurasian public ay bumaba sa isang kaguluhan. Ang dakilang Marshall siya na pinarangalan bilang pagmamataas ng Eurasia. Siya na nagbigay inspirasyon sa paniniwala sa puso at isipan ng lahat ng mga mamamayan ng Eurasia ay nasaksihan na nanliligalig sa isang babae na isa sa kanila. Na pinipilit siyang ipalaglag ang kanyang hindi pa isinisilang na anak ng gayon. Maaari niyang makuha ang lahat sa kanyang sarili. Dahil hindi makatayo at manood ng kawalang katarungang nangyayari. Isang matandang heneral ang nagsalita upang ipagtanggol ang babae. Sa hindi inaasahang pagkakataon, malupit na binali ng Great Marshal ang magkabilang binti ng matanda bilang ganti. Sa huli, si Tyr ang nagpatigil sa Great Marshal at nagdala sa kanya sa hustisya para sa kanyang mga krimen. Ang kwento ay kumalat sa isang gabi. Mas kaunting oras ang kinuha para sa takot na magtanim ng sarili sa puso ng populasyon ng Eurasian. Ang kanilang moral ay gumuho, tulad ng pagkasira ng reputasyon ng Great Marshal. Ngunit kahit noon paman, matatag na nakatanim sa kanilang isipan ang reputasyon ni Tyr. At si Tyr, ang bayani na tumalo sa kaiyahiyang Great Marshal, ay handa nang palitan siya at pumalit sa kanyang lugar sa ibabaw ng pedestal. Halos hindi pa nababasag si Don nang mabilis na gisingin ni Lacey si Dexter. "Dexter, Dexter, gising na. Nagkaroon ng malaking balita." Galit ang boses niya. "Maniniwala ka ba? Wala akong ideya na ang Great Marshal ay isang scumbag. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa kanya kanina? Literal na sinamba ko siya bilang bayani ko." "Dexter." Pinunasan ni Dexter ang pagkakatulog sa kanyang mga mata. Sigurado siyang hindi gumagana ang kanyang pandinig tulad ng nararapat. "Lacey, wala akong ideya sa sinasabi mo." Galit pa rin. Ipinakita sa kanya ni Lacey ang malaking headline na nakadisplay sa kanyang telepono. Nawala agad ang antok ni Dexter. Napalitan ng kumukulong galit. "Ang bastard na iyon. Si Julian Thistleton. Ay sinisiraan muli ang kanyang reputasyon. Sa pagkakataong ito, naghihirap pa siya sa paghahanap ng taong gagayahin bilang Great Marshal." Naiinis. Naiisip ni Dexter na iyon lang ang sapat na dahilan para magbayad siya ng 10 beses. Ang unang naisip ni Dexter ay patayin si Julian. Walang ibang alternatibo. Sa pagpatay sa kanyang isip, si Dexter ay nagambala sa pagdating ng Soul Wolf. Ang General North. Nakita na rin niya ang balita at pumunta siya para tanungin si Dexter kung itutuloy na ba nilang alisin si Julian. Pagkatapos ng malalim na pag-iisip, sa huli, napailing na lang si Dexter. "Hayaan mo na," sabi niya sa wakas. "Sa ngayon, hindi kami gagawa ng anumang aksyon laban dito. Ayokong masaktan din si Julian." Mamahaw sa isipan ni Soul Wolf ang hindi paniniwala. Nanatili siyang naguguluhan. Kahit ilang beses nang binaliktad sa isip niya ang desisyon ni Dexter. Nakita ni Dexter ang kanyang nakikitang pagkalito at sumagot. Bloodsworth at ang kanyang sindikato ay tumatakbo pa rin. May impresyon din siya na nakahiga pa rin akong baldado sa hospital bed. "Kung hahabulin natin si Julian ngayon, hindi ba't ilantad na lang natin ang sarili natin?" Umisi siya ng nakakaloko. "Hindi rin mahuhulog si Julian sa bitag natin noon. Kaya, kailangan nating manatili sa ilalim ng radar sa pamamagitan ng hindi paggawa ng anuman. Kung talagang iniisip ni Bloodsworth na baldado na ako, babalik siya sa lalong madaling panahon at matatalo natin siya minsan at magpakailanman." Napabuntong hininga si Soul Wolf. "Kung sasabihin mo, lalong lumawak ang ngisi ni Dexter. Siyempre, hindi ko naman siguro hahabulin si Julian. Pero I expect a discreet capture of all the actors that he's been working with. Dalhin sila dito pagkatapos mong makuha ang mga ito. Tutulungan nila akong linisin ang pangalan ko sa hinaharap. Kabanata 1155. Hindi yun magiging problema,"
Sabi ni Soul Wolf. Agad na umalis. Hindi nagtagal. Dinala lahat ang mga kriminal kay Dexter. Hindi lang nahuli ni Soul Wolf ang lalaking nagpapanggap bilang Great Marshal na si Kelsey Barker. Kundi pati na rin ang aliping babae na di umano'y hinaras niya. Pati na rin ang matandang general na marangal na kumilos bilang mabuting Samaritano. Kahanga-hanga. Nagawa pa ni Soul Wolf na i-round up ang mga background extra na gumanap sa bahagi ng nagtitipon na pulutong na nakasaksi sa insidente. Umiti ng masama si Dexter. Kailangan niyang iabot kay Julian. Talagang inilabas ng lalaki ang lahat para lang ibaba siya sa pagkakataong ito. Ngayon ay nahaharap kay Dexter. Ang mga extra sa background ay takot na takot sa kanilang talino. Maging ang boses ni Kelsey ay nanginginig habang nagtatanong. Eh sino kayong mga tao? Bakit mo kami hinuli? So, ikaw ang Great Marshal. Nakangiting tanong ni Dexter. Tiyak na iba ang hitsura mo sa nakilala ko. Sa sobrang pagkahilo at nahuling naka-flat-footed. Halos nanginginig ang buong katawan ni Kelsey. Hindi ko alam kung sino ka pero kung alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo. Papakawalan mo kami agad. Mabuting kaibigan ako ni Tyr. Pagbabanta niya. Kung may mangyari man sa akin, babayaran ninyo ang lahat. Nagkibit balikat si Dexter. Walang pakialam. Tyr, ikinalulungkot ko. Ngunit hanggat wan ang Great Marshal na nanatiling nakatayo. Ang araw ni Julian Thistleton ay hindi kailanman darating. Ang mga salita ay tumama kay Kelsey na parang bagyo. Ang iba pang actors ay nagangat ng ulo para tingnan si Dexter na may tumataas na takot. Mahusay na Marshal. Ikaw ang Great Marshal. Ang nag-iisang, masayang ngumiti si Dexter sa kanila. Pero may kung ano sa ngiti niya na nagpapataas ng balahibo sa batok nila. Alisin mo sila, sabi ni Dexter. Hintayin mo ang utos ko para sentensyahan sila. Ang mga alo ng desperasyon ay bumagsak sa mga aktor. Dapat ay hinahabol ng Great Marshal ang mastermind sa likod ng buong scheme para sa payback muna. Sa halip, nagtataka lang sila kung bakit siya ang nauna sa kanila imbes na si Julian. Nangako si Julian na paprotektahan niya sila. But the actors were bitter. Knowing that he was not even aware na nakuna na sila. Hindi nagkamali ang mga artista. Sa sandaling ito, hindi pa rin alam ni Julian ang katotohanan na si Kelsey Barker at ang kanyang mga kaibigan ay nahuli ni Dexter. Sa katunayan, mabuti at tunay na naguguluhan si Julian kung bakit nabigo si Kelsey na magpakita sa kanilang munting tunggalian nitong mga nakaraang araw. Samantala, itinoon ni Julian ang lahat ng kanyang pagsisikap sa paghahanap ng tunay na Great Marshal. At gayunpaman, lumipas ang mga araw nang walang kahit isang sulyap mula sa Great Marshal. Halos parang kontento na ang Great Marshal na hayaang dumausgas ang buong insidente. Nang walang kahit kaititing na senyales na naghahanap siya ng kabayaran. O nag-iwan man lang ng babala kay Julian. Nagpakulo ito ng dugo ni Julian. Nangangatwiran ito ng maayos ni Julian. Na nagpa siya na ang Great Marshal ay natatakot na harapin siya at kaya patuloy siyang natakot sa anumang butas na kanyang pinagtataguan. Pagkatapos ng lahat, ang isang bundok ay walang puwang para sa dalawang tigre. Ang pagkakaroon ng dalawang Diyos ng digmaan sa ilalim ng iisang pamumuno ay hindi pa nagagawa. Hindi pa naririnig sa kasaysayan. Normal para sa Great Marshal na maging maingat. At ngayon, kahit na ang Grand Marshal ay maingat na tumahak sa paligid niya. Si Julian ay nagpasya na wala siyang dapat ikatakot tungkol kay Dexter Cruz. Na isang walang kwentang alipin ng Great Marshal. Ngayon pa lang. Kumulo ang dugo niya nang isipin ang kahihiyan na dinanas niya sa Linton Group. Ang sama ng loob ay kailangang bayaran ng buo. Siyempre, ang pagpapatibay sa maluwalhating pangalan ng Tyr. God of War sa mga talaan ay isang karagdagang bonus. Sa pag-iisip ng paghihiganti na nagtutulak sa kanya, sinadya ni Julian ang landas patungo sa Linton Group. Sa sandaling ito, si Dexter ay may sariling maliit na problema na dapat alalahanin. Sa mga nakalipas na araw, siya ay kumikilos na parang isang pilay upang ilabas si Bloodsworth mula sa pagtatago. Nangangahulugan iyon na lunukan ang kanyang pride at hindi pakikitungo kay Julian. Gayun din ang Bally Caton ang bigat ng kanyang nasirang reputasyon.
Ngunit hindi nagpakita si Bloodsworth. Sa katunayan, wala kahit isang bulong ng kanyang pag-iral. Si Dexter ay parehong hindi nakaimik at galit na galit. Alam niyang pinahintulutan niyang masira ang kanyang reputasyon para sa wala. Mas mabuti siguro kung ituwid niya ang mga bagay sa lalong madaling panahon. Hindi niya nais na ang kasalukuyang nabahira na reputasyon ng Great Marshal ay permanenteng manirahan sa impresyon ng publiko. Habang nagmumuni-muni pa lang si Dexter ay narinig niya ang pinto ng katabing opisina ni Lacey na pilit na binubuksan. Sumunod ang tumaas na boses ni Julian. Sumisigaw ng mga string ng kalapastanganan. Isang masayang ngiti ang sumilay sa mukha ni Dexter. Kanina lang niya iniisip na turuan ng leksyon si Julian at agad na inihandog ng lalaki ang sarili sa isang platong pilak. Nailigtas niyan si Dexter ng oras at lakas na kailangan para tugisin siya. Nabasag ang kanyang mga buko sa penonibig. Tumayo si Dexter at naglakad sa tabi. Pagpasok sa opisina pagkatapos sinipa ang pinto. Kasalukuyang pinagbabantaan ni Julian si Lacey. Nasaan si Dexter Cruz? Sabihin mo sa kanya na lumabas at humarap sa akin na parang lalaki. Dahil alam niyang nasa tabi lang si Dexter. Hindi natakot si Lacey sa mga banta ni Julian. Ngunit naiinis siya at nagpa siya na huwag pansinin siya. Nang makita ang walang pakialam na pakikitungo ni Lacey sa kanyang sarili. Galit na sumumpa si Julian sa kanyang sarili. Malamang, naging mabait ako sa iyo. Sigaw niya, mga kapatid. Basurahan ang lugar na ito. Tingnan natin kung gusto pang magtago ng duwag na si Dexter noon. Kinilala ng mga alipors ni Julian ang kanyang mga utos. Na naghahanda na give-in ang opisina ni Lacey. Ngunit bago nila magawa iyon, isang pares ng malalaking paang itinanam ang kanilang mga sarili sa maliit na likod ni Julian. Na nagpapalipad sa kanya ng hindi sinasadya. Ang may-ari ng pares ng paa na iyon ay mukhang nasisiyahan sa kanyang sarili. Walang alinlangan. Si Dexter iyon. Umunta siya sa gilid ni Lacey. Lacey, okay ka lang. Tinatakpan ng kamay ang tiyan ng walang malay. Sinabi ni Lacey, ayos lang ako. Pero huwag isipin na baka natakot ako. Pupunta ako sa tabi para kumuha ng isang basong tubig. Umisi siya habang paalis. Tingin sa kaalaman ni Dexter. Nagsisimula ng mag-morning sickness si Lacey. Kabanata 1156. Bahagyang nataranta si Dexter. Wala pa rin siyang kamalay-malay na buntis si Lacey at iniisip niya kung gaano kalaki ang takot na ibinigay sa kanya ni Julian para kusang samuka. Oh, baka sadyang nakakadiri si Julian. Sa sandaling ito, si Julian, na nakahiga pa rin sa lupa, ay sisibog na sa hilaw na galit na bumalot sa kanya. Siya na ngayon ang tear. Ang no point one na mandirigma ng Eurasia na nakatakdang palitan ang Diyos ng digmaan. At gayon pa man ang lalaking ito ay may lakas ng loob na gumawa ng palihim na pag-atake sa kanya. Kung sakaling lumabas ang balita tungkol sa sitwasyong ito, hindi na niya ito mabubuhay. Damn it! Nagmura sa loob-loob ni Julian. Dapat mamatay si Dexter ngayon. Sa huling pagkakataong magkaharap sila, talagang hindi siya kasing lakas ni Dexter. Na humantong sa kanyang nakakahiyang pagkatalo sa kamay ng kausap. Ngayon, gayon pa man, nakabisado na niya ang ikapitong antas ng Ares Magical Arts. Naabot niya ang ganap na ranggo bilang isang diyos ng digmaan sa kanyang sariling karapatan. Wala siyang dapat ikatakot kay Dexter. Nanlilisik kay Dexter. Si Julian ay nagngangalit. Nagiging bastos na tayo, Cruz. Ni hindi man lang ako haharapin ng iyong sariling amo. Ngunit ang isang brat na tulad mo ay naglakas loob pa ring tambangan. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Julian na si Dexter pala talaga ang Great Marshal. Sa pag-aakalang si Dexter ay tagasunod lang niya. Natatakot akong harapin ka. Hindi makapaniwalang tanong ni Dexter. Hindi sigurado kung matatawa ba siya o maiyak. Hindi lang siya mapakali na harapin ka. Sumiklab ang galit ni Julian. Humuso siya, hindi na ako ang dating lalaki. Ngayon, nakabisado ko na ang ikapitong antas ng Ares Magical Arts. Ako ay kasing lakas ng sinumang diyos ng digmaan. Crush kita gaya ng ibang bog. Umiti ng napakaganda si Dexter. Ikapitong antas pa lang ng Ares Magical Arts.
Seryoso ka bang ipagyayabang iyon? Walang hiya kang bastard. Galit na sigaw ni Julian. Masyadong malayo ang panunuya ni Dexter. Umungol siya. Sinisingil si Dexter. Habang nakatutok ang mga panya sa lupa. Ikinulong ni Dexter ang isang kamay sa likod niya at itinaas ang kabilang kamay niya para harangin ang atake ni Julian. Ang paglipat ay nagpagalit kay Julian hanggang sa walang katapusan. Base sa kanyang tindig, sinadya ni Dexter na gamitin lamang ang isang kamay para labanan siya. Napakaliit ba talaga ng tingin niya sa kakayahan ko? Namuo ang nag-aapoy na galit ni Julian. Isinusumpa niya sa sarili na babaliin man lang niya ang mga braso at binti ni Dexter ngayon at mapilayan siya. Ito ay alinman o ang kanyang pangalan ay hindi Thistleton. Ang dalawang mandirigma ay nagbanggaan na nagmarka ng pagsisimula ng kanilang labanan. Halos hindi pa nagsimula ang laban bago marinig ang apat na sunod-sunod na malalakas na kaluskos. Malakas na umalangaw-ngaw ang nakakagambalang tunog sa opisina kung saan sila nag-aaway. Pagkatapos noon, natapos na ang labanan. For one long second, walang nangyari. Sa sumunod, gayunpaman, biglang bumagsak si Julian sa lupa. Paralisado, si Dexter naman ay nanatiling nakatayo. Nakatutok pa rin ang mga paa sa lupa. Siya ay hindi gumagalaw sa lahat. Ibinaba ni Julian ang kanyang ulo upang tingnan ang kanyang mga braso at binti. Nakakaabala. Sila ay nakayuko at namilipit sa kakaibang mga anggulo at nang sinubukan niyang ilipat ang mga ito. Hindi niya magawang magbigay ng anumang puwersa sa kanila. Tapos, tinamaan siya ng sakit, mainit puti, bumabaon sa kanyang utak at puso sa bawat maliliit na galaw. Biglang nalaman ni Julian na may matinding katiyakan na nabali ni Dexter ang lahat ng kanyang mga paa. Wala siyang choice kundi maniwala. Ang sakit ay hindi matiis. Naaninag nito ang sarili sa sinakal na sigaw na nap unit mula sa lalamunan ni Julian. Umaalingaw-ngaw sa opisina ng matagal nang magsimula ito. Hindi lamang ang matinding sakit ang naramdaman ni Julian. Gumagapang din ang malamig na takot sa mga bahagi ng kanyang isipan na hindi pamanhid sa sakit. Sa isang encuentro, sa isang kamay lang, napilaya ni Dexter ang mga paa ni Tyr. Imposible pero nangyari na. Paano niya ito nagawa? Nagtaka naman si Julian. Ako si Tyr, isang diyos ng digmaan na pinagkadalubhasaan ang ikapitong anyo ng Ares Magical Arts. Paano ako matatalo sa kanya ng ganito kalala? Masyado lang ba akong mahina? Hindi. Si Dexter ang napakalakas. At kung ang isang tagasunod lamang ng Great Marshal ay maaaring maging napakalakas. Ano ang tungkol sa Great Marshal mismo? Tama si Dexter. Ang realisasyon ay tumama kay Julian ng tumataas na takot. Ang Great Marshal ay hindi natatakot na makipag-away sa akin. Sa halip, malamang na ang tingin niya sa akin ay isang pag-aaksaya lamang ng kanyang oras. Nang marinig ang kaguluhan, dumating na ang mga security guard. At nakita nila ang kanilang mga sarili na nakatitig sa eksenang nasa harapan nila. Nagkaroon sila ng seryosong lumalagong pakiramdam na ang kanilang presensya sa kumpanya ay mabilis na nagiging hindi kailangan. Kung isa sa alang-alang kung gaano kahusay ng isang manlalaban ang kanilang boss. Marahil ay oras na para sa kanila na isaalang-alang ang isang pagbabago sa karera. Iniutos ni Dexter, dalhin ang mga bilanggo na nahuli natin ilang araw na ang nakalipas. Opo, Ginoo. Mabilis na kumilos ang mga security guard. Sinamahan si Kelsey Barker at ang iba pa sa opisina. Nang makita ang isang nakaawang lumpo na si Julian. Napanganga si Kelsey sa gulat. Napasinghap siya sa gulat. Noong huling nakita niya si Julian. Ang lalaki ay nasa parehong antas ng Diyos ng digmaan. Makapangyarihan at hindi mapigilan. Ngunit ngayon, siya ay naging isang walang kwentang pilay. Anong fresh hell ang nangyari sa kanya? Dapat silang protektahan ni Julian. Iyon ang kanilang kasunduan. Kung titingnan ang sitwasyon ngayon, mangyayari lang iyon kapag nagyelo ang impyerno. Parehong nadismaya si Julian nang makita niya si Kelsey at ang iba pang artista. Medyo nagtataka ngayon kung bakit hindi niya nakita ang mga ito nitong mga nakaraang araw. Malamang, matagal na silang nahuli ni Dexter. Kuli na para gawin ang anumang bagay tungkol dito.
Sa wakas ay naunawaan ni Julia na siya ay mabuti at tunay na napahamak. Natitiyak niyang si Kelsey at ang iba ay tiyak na maglalantad ng katotohanan ng kanyang buong pekonyo kung iligtas lamang ang kanilang sariling mga balat. Kabanata 1157. Sa nakalipas na ilang araw, maingat na binuo ni Julian ang kanyang magiting na reputasyon bilang peer. Ngayon, parang gumuho ang lahat sa paligid niya. Bakas sa mukha niya ang kasiyahan. Inutusan ni Dexter, itapon mo sila sa labas ng gusali. Mabilis namang tinanggap ng mga security guard ang utos. Hindi nagtagal, napaalis na nila si Julian at ang kanyang mga artista sa malamig at matigas na lupa sa labas ng gusali. Kung saan sila nakahiga sa isang hindi kagalang-galang na bunten. Ang isang pulutong ng mga abalang dumadaan ay agad na bumaba sa kanila. Nakatingin sa kanila ng may pagtataka. Agad na nakilala ng isang tao sa karamihan si Julian bilang si Peer. Ang Diyos ng digmaan. Hoy! Sigaw ng tao. Hindi ba iyan si Julian Thistleton? Ang bagong maalamat na Diyos ng digmaan. Baldado ba siya? Damn! Sinong gumawa nun sa kanya? Ang isa pang boses ay tumunog. Sasabihin ko, si Julian ang tumalo sa Great Marshal. Pero kung may makapilayan pa rin sa kanya. Damn! Gaano kaya kalakas ang taong iyon? Sandali! Sabi ng unang tinig. Ang nasa tabi niya, hindi ba iyon mismo ang Great Marshal? Oo! Ito nga! Sagot ng isa pa. Natila na bigla. I wonder what happened here. Bakit nakaluhod din si Great Marshal dito? Sa isang bid upang iligtas ang kanyang sariling balat, si Kelsey ay walang pagpipilian kundi ibuhos ang beans. Okay. Maglilinis ako. Hindi talaga ako ang Great Marshal. Sabi ni Kelsey. Huminga siya ng malalim. Ginagaya ko siya. Ibinuhos niya ang buong kasuklam-suklam na kwento. Walang iniwang hindi sinabi. Natigilan ang karamihan. Gayunpaman, ang kanilang pagkabigla ay agad na napalitan ng galit nang ibinato nila ang mga string ng insulto sa mga kumakapit na aktor. Ang lahat ng ito ay isang pekone ni Peer upang siraan ang Great Marshal pagkatapos ng lahat. Humingi ng tulong si Peer sa isang aktor upang gayahin ang Great Marshal. Nagpinta ng isang nakakumbinsi na larawan ng Great Marshal na nanliligalig sa isang inosenteng babae upang madungisan ang kanyang reputasyon. Pagkatapos, lumabas si Peer upang pigilan ang Great Marshal. Pinatitibay ang reputasyon ng sarili niyang bayani bilang isang God of War na masigasig na itaguyod ang hustisya. Si Peer God of War. Kevin's equal ay hindi hihigit sa isang taong nagseselos na gumamit ng mga panlilin lang upang makakuha ng pabor at hindi mas mahusay kaysa sa sinumang mababang buhay na gangster. Nang malinis ang kanyang pangalan at naibalik ang kanyang reputasyon, ang Great Marshal pala ang tunay na bayani na dapat sana ay paniwalaan ng mga tao noon paman. Huli, kumalat ang balita sa buong Eurasia na parang apoy. Kung gaano kabilis na binuo niya ang kanyang reputasyon. Naging pantirya na ngayon ng pangungutya at pangungutya ng pangkalahatang populasyon si Peer. Habang insultuhan siya ng mga tao, naramdaman ni Julian ang galit sa kanyang mga ugat. Kasabay nito, ang sakit na dulot ng kanyang mga putol na paa ay patuloy pa rin sa kanya. Sobra para sa kanya ang pinagsamang dalawa. Nagdilim ang kanyang paningin at nadulas siya ng malay. Kinailangan ni Julian na gumugol ng 2 buong araw sa intensive care unit bago siya maibalik sa Thistleton Manor. Kahit noon pa man, tila hindi madala ni Julian ang sarili sa pag-aalaga. Sa katunayan, ang pag-iisip na mamatay na lamang at hayaang matapos ang lahat ay tila nakakaakit sa kanya ngayon. Ang pamilyang Thistleton ay isang iginagalang na maharlikang pamilya na pinahahalagahan ang lakas sa labanan ng higit sa anupaman. At ngayon, si Julian ay isang pailay na walang puwang sa pamilya maliban sa pagiging pantirya ng pangungutya at pangungutya. Sa sinuman, ang pagbagsak mula sa pagiging pride ng pamilya tungo sa isang walang kwentang pailay ay mag-iiwan ng peklat sa pag-iisip na lampas sa imahinasyon. Para kay Julian, ito ay talagang hindi katanggap-tanggap. Nasira ang kanyang espiritu, habang siya ay palalim ng palalim sa depresyon. Isang kaguluhan sa pintuan ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa pintuan, malakas ang boses ng tagapagbalita na yuminig sa buong Thistleton Manor.
Makinig ka. I welcome natin ang Bahay Ares. Mabilis na nagtipon ang mga Thistleton sa malaking bulwagan upang salubungin si Ares sa pag-uwi. Itong mga nakaraang araw, nawalan sila ng contact ni Ares. Natila nahulog sa greed. Si Ares ang tumitibok na puso ng pamilya Thistleton. Nang siya ay nawala, ang pamilya Thistleton ay naiwan na walang pinuno. Mababa ang moral habang nabubuhay sila sa takot sa kung ano ang mangyayari sa susunod na araw. Ngunit ngayon, sa wakas ay nakabalik na si Ares. Siyempre, personal siyang tatanggapin ng mga Thistleton. Sa totoo lang, ang katotohanan ay si Bloodsworth. Na nagpapanggap bilang si Ares ay dumanas ng isang pagdurog katumbas pagkatalo kanina at umatras mula sa Eurasia. Ang tunay na Ares ay binihag sa ilalim ng dagat. Hanggang ngayon, sa wakas ay nakalaya na siya sa kanyang kulungan at muling sumama sa kanyang pamilya. Malinaw, si Ares ay hindi masigasig na sabihin ang partikular na nakakahiyang kwento. Siya si Ares, isa sa mga nangungunang alas ng Eurasia. Kung ang nakakahiyang balita sa kanyang 2 taong pagkakahuli ng mga puwersa ng kaaway ay isa publiko. Ito ay isang kahihiyan sa kanyang titulo at isang kahihiyan sa Eurasia. Nang malaman na bumalik ang kanyang ama, naramdaman ni Julian ang pag-asa sa unang pagkakataon mula nang siya ay matalo. Totoo, siya ay baldado, ngunit ang kanyang ama ay si Ares. At higit pa sa kakayahan niyang ipaghiganti siya. Bilisan mo, itulak mo ako para makita ang aking ama. Utos ni Julian sa kanyang utusan. Masunurin, sinimula ng kanyang alipin na itulak ang wheelchair na pinilit gamitin ni Julian. Nahinabi ang mga nakalap na Thistleton para lapitan si Ares. Itay, ang iyong tagapagmana at anak, si Julian Thistleton, ay tinatanggap ka. Mayabang na nagtaas ng boses si Julian. Si Ares ay nakikipag-usap sa iba pang Thistleton. Ngunit ang ningning sa kanyang mga mata nang marinig ang boses ng kanyang anak ay nagtaksil sa kagalakan na kanyang nadama. Minahal niya ang kanyang anak na si Julian na parang wala siyang mahal na iba. Sa nakalipas na 2 taon na siya ay nakakulong, si Julian ay palaging nasa isip niya. Ngayon, sa wakas ay makikita na rin niya ang kanyang anak. Tuwang-tuwa si Ares. Julian, anak, pinapraktis mo ba ang iyong mga porma gaya ng sinabi ko sa iyo? Tinamad ka ba? Biglang naputol ang kanyang sinabi nang sa wakas ay masilayan niyang mabuti ang kanyang anak. Kabanata 1158. Hindi makapaniwala si Ares sa kanyang mga mata. Ang kanyang pinakamamahal na anak ay nakaupo sa isang wheelchair. Kiwalay. Naiisip lamang ni Ares kung anong kahabag-habag ang sinapit ng kanyang anak. Malungkot na ngumiti si Julian. Pare, ginawa ko ang hiniling mo. Masigasig ako sa pag-aaral ng Ares Magical Arts. Nagsasanay araw-araw at hindi nagpapabaya kahit kay titing. Sa wakas, bilang resulta ng aking pagsusumikap, nakabisado ko ang 7 antas ng Ares Magical Arts. Nagulat si Ares sa balita na nakaramdam ng biglang kagalakan sa kanyang dibdib. Noong siya ay kasing edad ni Julian, halos hindi niya na-master ang 5 antas. Ngunit nagawa na ng kanyang anak na makabisado ang 7 antas. Alam niya nang may katiyakan na ang mga tagumpay ng kanyang anak ay hihigit sa kanya sa hinaharap. Kalahati. Marahil balang araw, hihigit pa si Julian sa Great Marshal. Ang kinabukasan ng pamilya Thistleton ay ligtas. Isang malakas na tawa ang pinakawala ni Ares. Yun ang anak ko, always making me proud. Nakaranas ka ba ng backlash ng master ang 7 antas at nasugatan ang iyong mga binti? Julian, mabuti naman at wala pang 1 buwan tatayo at lalakad ka na ulit. Dahan-dahan ang umiling. Nagpakawala ng buntong hininga si Julian. Pare, na-control ko talaga ang backlash noong pinagkadalubhasaan ko ang 7 antas. Nakaramdam ng malamig na pagkabigla si Ares. Lamambat ang ekspresyon niya. Kung gayon, bakit nakaupo ka pa rin sa wheelchair na iyon? Anak ko, sa kasamaang palad, muling bamantong hininga si Julian. Pare, tuluyan akong napilayan ng 1 kalaban na mas higit sa akin. Ang lahat ng aking Mastery of the Arts ay walang ibang ibig sabihin kundi abo na ngayon. Yumuko siya ng kasing baba ng wheelchair. Paumanhin, ama, para sa pagiging 1 pagkabigo.
Ang malamig na sibat ng pagkabigla sa loob ng puso ni Ares ay natunaw sa kumukulong galit. Nabalukpot ang kanyang ekspresyon sa lakas ng kanyang galit at hindi makapaniwala. Kung paano ang pamilya Thistleton ay nabigyan ng pag-asa na magkaroon ng tagapagmana na ang mga kakayahan ay may potensyal na higit pa sa Great Marshals. May isang tao na nagkaroon ng lakas ng loob na baliin ang mga pakpak ng bata. Ang pagkawalang dinanas ng pamilya Thistleton ay hindi kapani-paniwala. Kung hindi ipaghiganti ni Ares ang kawalang katarungang ito, kahatulan niya ang mga henerasyon sa mga henerasyon ng Thistletons. Sino ang nanakit sa iyo? Ungol ni Ares habang may mga ugat sa kanyang leeg at noo. Dalhin mo ako sa kanya. Ito ay isang boss ng isa sa mga nakalistang kumpanya. Sabi ni Julian, siya ay napakalakas. Hindi ko naman siya kalaban. Napangisi si Ares. Isang negosyante lang. Isang hamak na negosyante ang nang-ahas na saktan ng anak ko. Hihilingin ko ang buhay ng kanyang buong pamilya bilang kabayaran. Halika, makikipagkita tayo sa negosyanteng ito. Hindi naglakas loob si Julian na sabihin sa ama na si Dexter talaga ang matagal nang nawawalang anak. Ang asawa ni Lacey. Nag-aalala siya na baka magdadalawang isip si Ares at magpapakita ng awa kung ganoon. Ngunit sa katotohanan, hindi pa rin alam ni Ares na buhay ang kanyang matagal nang nawawalang anak na babae. Lalo na ang katotohanan na siya na ngayon ang asawa ng Great Marshal. Makalipas ang 2 oras, itinulak ni Ares si Julian sa kanyang wheelchair patungo sa pasukan ng Linton Group. Papasok na sila sa building nang harangin sila ng mga security guard sa pintuan. Hold it. You've been blacklisted. Mahigpit na sabi ng security guard. Tinanggihan ang pagpasok. Umisi si Julian. Sino ba ang pipigil sa akin? Ikaw. Ang security guard ay mukhang medyo galit na galit. Hindi ka ba nagsasawa na mabugbog? Young Master Thistleton. Sa unang pagkakataon na narito ka. Sinipa mo ang iyong pantog hanggang sa ito ay pumutok. Sa 2nd pagkakataon, baldado ang iyong mga paa. This time, baka hindi ka na makaalis ng buhay. Ang bastos na pananalita ng security guard ay nakapagtataka sa loob ni Julian. Labis ang galit niya sa kanya dahil sa pag-uulit ng mga nakaraang kahihiyan na dinanas niya rito. Ang kanyang mga ngipin ay gumawa ng isang kakaibang tunog habang sila ay malakas na naglalaban sa isa't isa. Napabuntong hininga si Ares. Imagine 2 mere security watchdogs being so insolent. I must conclude na mas malala pa ang amo nila. Sa totoo lang, gusto kong makita kung anong klaseng tao siya. Itinulak si Julian sa unahan. Umasok si Ares sa gusali. Tumigil ka, sigaw ng security guard. Agad namang pinalibutan ng mas maraming security guard ang mag-ama. Bawal kang pumasok sa building. Malamig na ngumiti si Ares. Sa isang pag-iling ng kanyang mahusay na frame, 5 o 6 sa mga security guard ay agad na pinalipad. Ang mga natamba na security guard ay nagduraan ng dugo, na nagtamo ng malalang internal na pinsala. Nakatitig sila kay Ares nang nanlalaki ang mga mata. Iniisip kung anong klaseng hotshot siya kung mas makapangyarihan siya kay Julian. Hindi kaya. God of War din siya. Bumungad sa kanila ang realisasyon. Siya siguro ang ama ni Julian. Si Ares. Malapit nang magpanik ang mga security guard nang malaman nilang dumating na ang isa sa pinakadakilang mandirigma ng Eurasia. Si Ares. Siya ay 2nd lamang sa Great Marshal. Sa ilang sandali, nag-aalala sila sa kakayahan ng kanilang amo habang iniisip nila kung kaya ba niyang tumayo laban kay Ares at mabuhay upang ikwento ang kwento. Sa sandaling ito, papaalis na si Dexter sa Linton Group na may balak na tumungo sa ilalim ng tubig. Nagawa na niya ang mga kalkulasyon. Ngayon ang araw na nakalaya si Ares sa pagkakakulong at gusto niya itong personal na salubungin. Kasabay nito, nais niyang samantalahin ang pagkakataong makausap si Ares tungkol sa katotohanan ng pagiging magulang ni Lacey. Nakakatuwa. Nasa isang koridor sa 2nd palapag ang bigla niyang nakasalubong si Ares at ang anak nitong si Julian. Kabanata 1159. Nang makita ni Ares si Dexter, natarante siya. Ano ang ginagawa ng makapangyarihang Great Marshal sa isang maliit na kumpanya? Sa kabilang banda,
Tila hindi nagulat si Dexter sa pagdating ni Ares. Kung hindi humingi ng tulong si Julian kay Ares para ipaghiganti siya. Magugulat talaga si Dexter. Bago pa man magkaroon ng pagkakataon si Ares na makipagbati kay Dexter ay ibinuka na ni Julian ang kanyang bibig. He pointed an accusing finger at Dexter. Angrily saying, "Pare, ito ang bastard na pampo sa akin. Please, kailangan mong ipaghiganti ako." Napabuntong hininga na lang si Dexter. Titingnan natin kung matapang siyang gawin iyon. Pakiramdam ni Julian ay tumindi ang kanyang galit. Sumigaw siya, "Kilala mo ba kung sino ang aking ama? Siya ang pinakadakilang mandirigma sa buong Eurasia. Pangalawa lamang sa Great Marshal. Sasabihin ko sa iyo kung ano." Galit na patuloy ni Julian. "Maaaring higit pa ang kapangyarihan ng aking ama kaysa sa Great Marshal ngayon. At ang lakas ng loob mong sabihin na ang tatay ko ay natakot na patayin ka." Anong joke? Ang tame time ng ngiti na kumalat sa mukha ni Dexter ngayon ay napakaliwanag para maging peke. "Halika ngayon, Ares. Sabihin mo sa kanya kung sa tingin mo ito ay isang biro o hindi." Namula si Ares ng hindi kanais-nais na lilam ng Break Red. Hindi niya inaasahan na ang kalaban ni Julian ay ang Great Marshal mismo. Nilabanan niya ang pagnanasang bamaantong hininga habang iniisip kung ano ang pinasok ng kanyang anak na lalaki. Hanggang sa masaktan ang Great Marshal. Walang pag-aalinlangan. Binaliktad niya ang kanyang anak. "Anak, tumahimik ka ngayon." Natigilan si Julian sa biglang suntok. "Pare, para saan iyon? Ang taong ito ay tagasunod lamang ng Great Marshal. At saka, kahit ang Great Marshal ay kailangang magbigay sa iyo ng kaunting paggalang kung makilala ka niya. Kaya bakit ka natatakot sa isa lang sa kanyang mga tagasunod? Tumahimik ka, Julian." Sigaw ni Ares. "Ang Great Marshal mismo ang kausap mo. Bata." Nagulat si Julian. Napatitig siya kay Dexter. Napaawang ang bibig niya sa gulat. Sa kauna-unahang pagkakataon, may matinding takot sa kanyang mga mata. Si Dexter ay hindi lamang isang tagasunod ng Great Marshal. Siya ay ang Great Marshal. Nakipag-away si Tad sa Great Marshal sa buong panahon. Biglang, ang kapalaran ng pagkakaroon ng lahat ng kanyang apat na paa at kamay ay tila hindi masyadong masama pagkatapos ng lahat. Kahit papaano ay nakaligtas siya sa buong pagsubok na buo pa rin ang kanyang buhay. Na marahil ang pinakamalaking pagpapalang matatanggap niya sa buong buhay na ito. Alam ni Julia na huli na ang lahat para sa panghihinayang. Ngunit tahimik pa rin niyang sinumpa ang Great Marshal para sa pagiging mababang profile. Kung alam lang niya na si Dexter ang Great Marshal kanina, wala talagang paraan para guluhin siya ni Julian. Sa sandaling ito, nararamdaman ni Julian na puno ng panghihinayang ang buong pagkatao niya. Maingat na tanong ni Ares. "Dakilang Marshal, sasabihin mo ba sa akin kung paano ka nagawang sakta ng anak ko hanggang sa puntong kailangan mong pilayin ang apat na paa niya?" Ukit ba to ang ekspresyon ni Dexter? Siya ay nagkasala ng eksaktong tatlong krimen. Una, sinubukan niyang patayin ang buntis kong asawa. Pangalawa, may nagpanggap siya sa akin at nangaharas ng inosenteng babae para madungisan ang reputasyon ko. Pangatlo, sinubukan niya akong patayin ng maraming beses. Sa pangalawang pagkakataon sa araw na iyon, si Ares ay lubos na sinampal. Ang kanyang titig ay ipinagkanulo ang kanyang eksaktong pagkagulat. Ano man sa tatlong krimen na iyon lamang ay sapat na para sa Great Marshal na hatulan ng kamatayan ng buong pamilya Thistletone kasama si Julian. Gayunpaman, nagawa pa rin ni Julian ang lahat ng tatlong krimen iyon at nananatiling humihinga. Tinigilan lang siya ni Dexter. Iniwang buo ang kanyang buhay. Nakakahiya, alam ni Ares na ang lahat ng ito ay posible lamang dahil sa paggalang sa kanya ng Great Marshal. Isang beses na namang pinalo ni Ares ang kanyang anak sa likod ng kanyang ulo. Sapat na ang puwersang ginamit niya para mahiga si Julian mula sa kanyang wheelchair. "Bastard na bata," ang sabi ni Ares. "Bilisin mo at pasalamatan ang Great Marshal para sa kanyang awa." Ngayong alam niyang si Dexter ang Great Marshal. Napagtanto ni Julian na napakaswerte niya na humihinga pa rin sa ngayon. Agad siyang yumuko sa paanan ni Dexter.
Ibinaba ang kanyang katawan kaya napasubsob ang kanyang ulo sa same time na paghingi ng tawad. Sa sandaling ito, lumabas si Lacey mula sa kanyang opisina upang makita ang pinagmula ng lahat ng kaguluhan. Dexter, anong meron? Nang makita si Lacey, nanginginig si Ares habang kumikinang ang kanyang mga mata bilang pagkilala. Yvette, ang pinakamamahal kong unang asawa. Si Yvette, siya, buhay siya. Sinuri ni Ares ang kanyang sarili bago pa niya magawa ang isang bagay na pinagsisisihan. Ang babaeng nauna sa kanya ay halos nasa early 20s. Masyado pa siyang bata para maging Yvette. Ang kanyang asawa ay dapat na higit sa 40 taong gulang na ngayon. Ngayong mas malapitan na niyang tingnan ang dalaga, nakita niyang medyo iba ang hitsura nito kay Yvette. Siya ay kasing ganda ng kanyang asawa. Ngunit ang hugis ng kanyang mga mata ay nagpapaalala sa kanya ng isang pamilyar. Maliban na lang kung ang babaeng ito kaya ang anak ko kay Yvette. Ito ay dapat na, siya naman ang may mata ko. Ang sibat ng bigla ang emosyong tumama kay Ares ay gusto niyang umiyak. Sa loob ng maraming taon, nagpaalipin siya at ibinuhos ang lahat ng kanyang pagsisikap upang mahanap ang kanyang nawawalang anak na babae. Mabuka na sana niya ang bibig niya para magsalita nang umiling si Dexter at sinaman siya ng tingin. Ito ay isang hitsura na walang puwang para sa pagtatalo. Lacey, ito ay isang matandang kaibigan ko. Sabi niya sa kanya, walang dapat ipag-alala. Maaari kang bumalik sa trabaho. Babalik ako saglit. Kung sasabihin mo, umiti si Lacey sa asawa. Hanggang sa muli, siya ay abala pa rin. Kaya siya ay tumalikod upang umalis ng walang anumang pag-aalinlangan. Sa sandaling hindi narinig ni Lacey, nilainggan ni Ares si Dexter at tinanong, ang babaeng iyon ba ang matagal ko nang nawawalang anak? Napabuntong hininga si Dexter, sumama ka sa akin. Dinala niya si Ares sa malapit na break room. Sabi ni Dexter, totoo naman, anak mo si Lacey Hinton. Sa wakas nahanap ko na siya. Tawa ng tawa si Ares. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, sa wakas ay natagpuan ko siya. Sa napakatagal na panahon, ako ay naguhukay ng mga balon na umaasa sa isang patak ng tubig. Ngunit ngayon ang karagatan ay lumilitaw sa aking harapan. Dalhin mo ako sa kanya. Ngayon na, nanlamig bigla ang ekspresyon ni Dexter. Paumanhin. Ngunit huwag mong isipin na may karapatan kang makilala siya. Natigilan. Saglit na natigilan si Ares sa gulat. Anong ibig mong sabihin? Kabanata 1160. Sa lahat ng mga taon na iyon, naiisip mo ba na si Lacey at ang kanyang ina ay naligaw lang sa isang bundok at hindi nakahanap ng kanilang daan palabas? Tanong ni Dexter, hindi mo man lang ba naisip na iba sila? Biglang umikot ang emosyon ni Ares. Tell me then, ano ba talaga ang nangyari? Mayroon bang isa pang mas malalim na sabuatan para mawala sila sa bundok? Tumanggo si Dexter. Nangyari ang lahat ng ito dahil sa pangalawang asawa mo, Lilith. Naiinggit siya sa ina ni Lacey at gusto niya ang katayuan ni Yvette para sa kanyang sarili. Kaya, nagpadala siya ng isang tao para patayin silang dalawa. Mabuti na lang at nahuli ng ina ni Lacey ang balak sa tamang panahon at nagawa niyang makatakas kasama ang isang sanggol na si Lacey. Patuloy ni Dexter, ngunit walang humpay si Lilith. Inutusan niya ang kanyang mga tao na ipagpatuloy ang pangangaso sa kanila. Para protektahan si Lacey, ginamit ni Yvette ang sarili bilang pawn para akitin ang mga assassin palayo. Ito ay hindi alam kung siya ay buhay pa sa kasalukuyan. Mamatay din sana si Lacey kung hindi siya inampon ng mabait na mag-asawang dumaan. Sa 11 pagkakataon sa araw na iyon, nagulat si Ares. Alam kong may kain na hinala tungkol sa kasong iyon. Kahit na sa mga nakaraang taon, nabasag ang baso sa kamay ni Ares habang ang kanyang uhaw sa dugo na pag-uudyok ay nagpalaki sa pangit nitong ulo. Well, natutuwa akong napatunayan mo ako noon. Ang mga aksyon ni Lilith sa pag-uudyok ng panloob na alitan sa pamilya Thistleton hanggang sa punto ng kamatayan ay isang krimen na may parusang kamatayan. Eksakto. Dahil dito, hahayaan ko lang na bumalik si Lacey sa pamilyang Thistleton kung at pagkatapos mong alisin ang lahat ng banta sa kanyang kaligtasan. Sabi ni Dexter, isang hindi magandang tawa ang ibinigay ni Ares.
I can assure you, hindi magiging problema yun. Ngayon, bakit hindi mo sabihin sa akin ang tungkol sa iyo at sa kanya? Ano ang relasyon mo sa anak ko? Nagpakasal kami saglit lang, sabi ni Dexter. Halos makita ni Dexter ang ekspresyon sa mga mata ni Ares na nagsasabing, "Get a divorce. Kaagad. You cannot be together with my daughter." Walang pag-aalinlangan na sabi ni Ares. Hindi man lang nagulat si Dexter sa sagot. Naiinaasahan na ang sagot ni Ares. "Bakit?" tanong ni Dexter. Alam na niya ang dahilan sa likod nito. "Kailangan mo ba talaga akong i-spell out?" sabi ni Ares sa nakakaawang boses. "Ikaw ang Great Marshal. Kinatawa ng lahat ng 14 bilyon ng populasyon ng Eurasian. Mayroon kang mga kaaway sa buong mundo na walang dahilan para sa iyong dugo. Na lahat sila ay lubhang mapanganib sa isang paraan o iba pa. Oo, makapangyarihan ka at maaaring hindi ka matalo ng mga kalaban mo. Pero si Lacey ay hindi masusugatan. Kung patuloy kang mananatili sa tabi niya, magiging kahinaan mo siya. Lahat ng iyong mga kaaway ay susundan siya upang kunin ka. Ayokong mabuhay ang aking anak sa natitirang bahagi ng kanyang buhay na may ganoong uri ng takot na bumabalot sa kanya." Huminga ng malalim si Dexter. "Alam mo kaya ko siyang protektahan. Ipinapangako ko na walang masamang mangyayari sa kanya kapag kasama ko siya. At ano ang ipapangako mo sa akin?" Walang tigil na sabi ni Ares. Napabuntong hininga siya. "Pero kung talagang gusto mong makasama ang anak ko, may alternatibo. Magretiro at magtago. Isuko ang titulo ng Great Marshal. Alam mong hindi ko magagawa iyon." Tahimik na sabi ni Dexter. "Pinapanatili ko ang kapayapaan ng Eurasia. Kung ako ay magretiro sa mundo, ang Eurasia ay bababa sa kaguluhan. Hindi ako maaaring tumakas sa aking mga tungkulin sa Eurasia para lamang sa aking pansariling interes. Unless may mas malakas pa sa akin. Isang taong maaaring kumuha ng mantle ng Great Marshal." Humuso si Ares. "Gaano kahirap iyon? Matagal nang nalampasan ang kakayahan ko ngayon. Dexter, alam kong karapat dapat akong maging Great Marshal. Natatakot akong hindi." Tinapunan siya ni Dexter ng masamang tingin. "Sa katunayan, sa tingin ko ay mahaba pa ang lalakbayin mo." Ipinatong ni Ares ang kanyang mga kamay sa mesa. "Ganun ba talaga kahirap para sa iyo na aminin na may masanay pa sa iyo? Ang Great Marshal ay talagang walang iba kundi isang makitid na tanga. Maghintay ka lang." Mapait na sabi ni Ares. "Kapag nakapag-recover na ako ng ilang araw para bumalik sa prime ko, katumbas hahamunin kita para sa ranggong Great Marshal. And I swear, papalitan kita." Umalis siya ng pabulong. Pinasahe ni Dexter ang kanyang mga templo. Sa totoo lang, talagang umaasa siya na mapagtagumpayan ni Ares ang kanyang hamon at maging susunod na Great Marshal. Gayunpaman, ang pagkamit ng ranggo ng Great Marshal ay hindi lamang tungkol sa kumikinang na harapan ng kaluwalhatian at karangalan. Ngunit sa halip ay isang malalim na pag-unawa sa tungkulin at mga responsibilidad na kaakibat nito. Sa totoo lang, pagod na si Dexter sa anino ng Great Marshal na nakasabit din sa kanya. Nakakalungkot naman noon, na kung husgahan ang naramdaman niya sa pinakawala na enerhiya ni Ares. Malaki pa rin ang gap ng kapangyarihan sa kanilang dalawa. Ang unang bagay na ginawa ni Ares pagkatapos bumalik sa Thistletown Manor ay ipatawag ang lahat ng miyembro. Matanda at bata, ng pamilya Thistletown. Nang makita ng mga Thistletown ang galit na ekspresyon ni Ares, nalaman kaagad ng mga Thistletown na hindi maganda ang nangyari sa kanya. Hindi sila komportable sa kanilang mga upuan. Walang lakas ng loob na huminga kahit isang salita. Pinagmasdan ni Ares ang mga nagkukumpulang tao gamit ang kanyang nanunuyong tingin. Hindi makita ang anumang palatandaan ni Lilith. Tanong niya, "Nasaan si Lilith?"